Nga kamari din sa beauty pageant, ano itong nasagap nating mga balibalita mula doon sa kabilang karinderiya? Sa karinderiya ng mga taga-Santolan Avenue na ito daw si Hannah Arnold ay papadala na lang daw ni Madam Stella Marquez Araneta sa Miss Grand International instead sa Miss International. Dahil sa tagal ng panahon, hindi pa rin natuloy-tuloy ang Miss International sa salihan ni Miss Hannah Arnold. Good day mga kamaritas ng pageantry sa mga bagong salta ng aking tahanan. Ito po ang yung lingkod, Eric J. At sa mga suki na ng aking tahanan, maraming salamat po at tuloy-tuloy pa rin po kayo tumatangkilik sa aking mga video. So, sa mga Diyosa dyan na hindi pa na subscribe sa aking channel, halina kayo at magpagbudol na po kayo sa aking channel. Yes, ikaw na Diyosa dyan. At hindi pa nagpa-subscribe, magpa-subscribe ka na. Ang pag-inaantay ninyo, just click the subscribe button and hit the bell notification if you want to be updated to my video. So, what's up? Pag-uusapan po natin ngayon ang MGI, despite na meron tayong love-hate relationship sa Miss Grand International, alam niyo naman pagdating sa MGI, maraming chismis ang lumalabas kaya hindi natin dapat palalagpasin. Ako pa, ang dakilang Marites, palalagpasin ko ba ang mga chismis o yung mga updates ng MGI? So ayun mga kamarites, despite our clamor to drop MGI, Mr. Nawat or Uncle Nawat still has the last laugh. Parang umalingaw-ngaw sa aking tenga ang kanyang halakhak. Nasa akin pa rin ang huling halakhak. Parang ganun lang, di ba? Because according to Madam Stella Marquez Araneta, the Bilibini Filipinas organization still holds the franchise of Miss Grand International. So tuwang-tuwa po ang ating Uncle Nawat sa balita that BPCI still holds ties with the organization of MGI. Kaya ayun, wala na tayong magagawa kung ano man ang ating mga hanash, kung ano man ang ating mga reklamo. Dahil kung sa totoo lang, kung idadrop ito ni Madam Stella Marquez Araneta, ang Miss Grand International, marami pong mga binibining Pilipinas aspirants ang manghihinayang because marami pong mga binibining Pilipinas aspirants are eyeing for the MGI crown. At pag dinrop din ito ni Madam Stella Marquez, maraming organization na interesado na kunin ang franchise ng MGI. Kaya ayun, konti na nga lang ang crowns ng Binibini Pilipinas Charities, papalagpasin pa ba ni Madam? Babawasan pa ba ni Madam ang kanyang mga corona na ipapamugmod sa kanyang mga Binibini Pilipinas aspirants? So mga besyo wap at mga kamarites ng pageantry, according to the Marites of the Santolan Avenue, Uncle Nawat is eyeing the first runner-up of Miss Universe from Paraguay, Nadia Pereira, to join his pageant, just like his interest to Catriona Gray and Janik Maceta. Seems that this Uncle Nawat is obsessed na obsessed dun sa mga magagandang dilag na galing sa ibang beauty pageant. Sa palagay ninyo, sasali ba ang isang Nadia Pereira na first runner-up na sa Miss Universe sa pageant ni Uncle? Para sa akin, no need na sumali pa siya sa pageant ni Uncle because there's no need to prove her beauty dahil maganda na siya. After all, first runner-up in Miss Universe is first runner-up. Wala na dapat siyang patunayan pa. So yun mga beshiwap at mga kamarites ng pageantry, usap-usapan nga po doon sa kabilang karinderiya na pinumay-ari ng mga taga-Santolan Avenue, with the reigning Binibini Pilipinas International, Hannah Arnold will be competing in the Miss Grand International instead of the Miss International. Dahil wala pa rin daw definite na schedule itong Miss International. Kung sakali mang meron next year sa November, ay baka ma-postpone pa rin gawa ng pandemya. Unlike itong Miss Grand International, natuloy na tuloy pa rin despite na merong pandemic. So yun nga daw po ang desisyon ng ating Madam SMA. Ako, naunahan pa nila si Madam SMA sa desisyon. Malamang pinapahiwatig lang na nila ito para ilaban natin ang ating Hannah Arnold dito sa Miss Grand International na pageant ni Angel. Malamang nga yun, di ba? So mga Marites, marami po sa mga pageant fans dito sa ating bansa against doon sa idea na yon na itong ating Hannah Arnold ay papadala instead sa Miss International, ay papadala dito sa papageant ni Uncle na Miss Grand International. Dahil unang-una, magiging cooking show lamang ito. At pangalawa, demoted lang ang beauty ng ating ambato na si Hannah Arnold sa Miss International. Dahil considering na rank 3 ang Miss International at minor pageant lang itong Miss Grand International. At para sa kanila, dapat nga daw umuwi na lang muna itong si Hannah Arnold sa Australia at intayin kung kailan lalaban sa Miss International. So okay, so be it, yun lang po para sa kanila. And para sa akin, kung ano man ang offer ni Madam SME para kay Hannah Arnold na pageant, grab na niya. Kasi sa palagay ko, tumatakbo ang panahon, tumatanda siya, nagkakaibad siya, at by the time na matuloy ang pageant ng Miss International, at baka naman,
wala na siya doon sa age qualification ng Miss International. For me, Hannah Arnold has the three B's na hinahanap ni Uncle Nawat para sa Golden Crown. Beauty, brain, and body beautiful. Malay niyo, siya na ang hinahanap ni Uncle Nawat, ang unang Pinay na mag-uwi ng gintong corona. Okay, I know she is the prototype of Miss International, but she can reinvent herself to be a Miss Grand International prototype. That's my point of view. Ano sa palagay ninyo, mga kabeshuap? Kayang-kaya ba tumawid ang ating Hannah Arnold mula sa Miss International to Miss Grand International? Dahil kung hindi, ako na lang ang lalaban sa Miss Grand International. Charot lang. Okay, please share your thoughts and opinions regarding this topic. Ito pa yung link ko, Derek J, na nagsasabing, ang maganda at Diyos ay hindi galit sa kapwa. Maganda at Diyos ay kaya kayong mga Diyos at magkakita dyan. Huwag nyo akong i-bash. New Year po ngayon, Pasko pa rin. Spread love po tayo and positivity. Love, loves, and hug-hugs. Mwah!